Yo, what's up mga kapadyak at mga kajempoy at mga kabugok. Yan, so ngayon magbablog na naman tayo. Gagawa tayo ng video rito sa 8-speed na shifter. Yan, right shifter to guys ha. Shimano 8-speed shifter to. Bali, yung gagawin natin, bubuksan natin, kakalasin natin to. Kasi hindi na nakiklik yung iba niyang speed. So, nag-stay na lang siya sa 1 or 2. Yan, nasa 2 na lang pala siya nag-stay. Bali, gagawin natin ang paraan kung paano natin kakalasin to. Panoorin nyo, marami kayong kalam matututunan dito sa channel ko. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, kumalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating gagawin video. Yun lang guys, marami salamat. Pero huwag natin kalimutang basahin ang ligaho ng weteng. Yan. Yan. Shoutout kay Edwinski Roque. Yun, isa na namang magandang kaalaman. Or, malupit na edit. More power sa'yo. Shoutout pag may time, next time. Yan, sabi niya, ride safe and keep safe. So, shoutout sa'yo, Edzminski Roque. At shoutout kay Aldemar Bondok. Pa-shoutout po, idol. Ayan, shoutout sa'yo, Aldemar Bondok. At shoutout kay Russell Hero Etang. Pa-shoutout sa'yo, idol. Good morning. Ayan, hapon na po. Ayan, hindi, joke lang. Shoutout sa'yo, Russell Hero Etang. Shoutout kay Carl Andrian Amparo. Pa-shoutout, idol. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Kay Christian Palanga, shoutout sa'yo. Full support daw siya sa akin. Yun. At shoutout din kay Robertson Andre Kau. Idol, sana all ng mekaniko katulad mo. Yan, shoutout sa'yo Robertson Andre Kau. At shoutout kay Arceliot Whitey. Pa-shoutout at pa-promote ng channel ko. Thank you. At promote natin si Lorech TV. Yan, pa-promote sir if okay lang. Hehehe. Ako lang pala isang he. Yan. Shoutout sa'yo. Shoutout na rin sa'yo, Lorech TV. Yan. At syempre, shoutout doon sa... Nagpupupukpok doon sa bubong ni Lolo. Kakaingay, naririnig nyo ba? So yan guys. Kung bago ka lang ulit sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun na guys, maraming salamat. Umpisa na natin to para mabilis. Okay guys, bali ngayon, ang bubuksan naman natin itong 8-speed shifter na to. Ayan, kung nakikita nyo, smooth naman yung galawan nito. Sobrang smooth. Kaya, check natin siya kung ano ba problema niya. Ayan, shifter natin siya. Ayan, yung number 2 niya, ayan na talaga pumindot. Kahit idiin mo. Kaya alam, baka mabasag mo yan, kaya dapat, wag mo na ipilit. Bali, bubuksan natin siya. Una natin gagawin sa kanya, itanggalin natin tong kalukuhang wire na to. Ayan. Yan, pag natanggal niya na yan, bilot mo, tapos suksok mo sa kung saan mo pwede suksok. Yan, tapos tatanggalin natin muna tong ilalim. Yan, gagamit tayo ng 30% ng utak ko dito. Dito sa shifter na to, kasi mahirap to guys. Mahirap siya gawin. Pero yun yung mga gusto ko kasi motorcycle mechanic nga tayo, kaya... Mas masarap yung mga palaisipan. Kakalasin nyo lang pa ganun ha. Kailangan igaganin nyo siya. Kasi may lock yan dyan guys eh no. Baka mamaya eh, magkamali kayo ng ano, mabasag nyo yung lock. Kaya dapat igaganin nyo muna siya. Itataas nyo muna siya saka ihilahin pa ganun. Tapos pagkatapos nun, tanggalin nyo na rin syempre yung mga bolts nyan. Yung mga tornilyo nya. Tapos yung tamang paggamit ng tools guys. Pag gantong kaliliit na screw, kailangan nyo matulis yung dulo o maliliit din na screw. Hindi kagaya na itong malalaki. Kasi pwede nyo masira yung pinaka-screw nya. Ayan, yung pinaka-cross na yan. Pag nabilog nyo yan, eh sabi na may-ari sa inyo, "Ben boss, marunong ka ba talaga? Bakit binilog mo naman yung ano ko? Binilog mo naman yung screw ng shifter ko. Paano na natin ngayon bubuksan yan? Mapahiya ka na ron, hindi ka na babalikan nun." Kaya dapat, may tamang paggamit din ng tools. Yan. Tapos, tanggalin lang natin yung screw nya. Yan, tabi natin para hindi mawala. Tapos dito naman tayo, dito sa punyetang pahirapan ikabit na to. Meron siyang mga ano guys ah,
Yan, may mga lakyan na parang lata galing dito sa mismong locker na itong ano, shifter. Yan, ibubukan nyo lang yan. Nakita ba, guys? Yan, ibubukan mo lang. Pag di mo nag-gets, ibig sabihin, ibubukan mo lang. Yan. Tapos i-ano mo to, guys. Yan, kapag okay na siya, syempre gagamit ka ng 8mm na socket dyan sa mga tools natin. Okay, gagamit tayo ng pinakapantetano natin tools. Yan. Pasensyaan nyo na yung tools natin. Naging vlogger na ako at lahat. Di pa ako nakabili ng multi-tool na ganito. Yan. Tagal na kasi na ito, guys. Ano na to? 5 years na tong tools ko na to. Ay, 6 years na pala yan. Yan. Pero hanggang ngayon, nagagamit pa natin. Kaya matibay din siya. Merong mga peke ngayon na ito, guys, ay mga chrome vanadium na malabo. Kailangan yung bibili nyo yung chrome na makintab. Yan. Magandang tip yan para sa inyo. So, kapag okay na, yan, check muna natin. Tignan yung itsura, oh. Tuyo-tuyo na yung parang grasa niya. Parang naging chain loop na itsura. Ang ilalagay nyo lang dyan, langis. Huwag kayong maglalagay ng grasa para hindi siya namamakat. Hindi siya delay kapag pinindot nyo. So, yan. Tip na naman yan, guys. Yan. Tapos, luwagan lang natin to. Kapag niluwagan nyo ng konti yan, guys, alam nyo bang yun na yun mismo. Magsiship na siya. Ayan, oh. Kasi nga, sumikip na siya dahil doon sa mga parang grasang natuyo. Yan. Okay na agad, di ba? Pero syempre, lilinisin na natin siya kasi napakarumi na niya. Hindi nga natin pwede kasing basain ng gasolina yan dyan dahil plastic to. Yung plastic, pag nabasaan ng gasolina, guys, lumulutong yan. Kaya, hindi nyo siya pwedeng basain ng gasolina. Saka yung mga oring-oring yan, lalo na tong ano na to. Ayan, yung pinaka tinatawag na tawag sa ipe na to. Yung pinaka basta yan eh. Kalimutan ko na eh. Ayan. Daluwagan nyo na yan. Indicator, yan. Speed indicator nyo. Yung pinaka sa cogs. Kung ano na ba yung bilis nyo. Eh, kung ano na ba yung number ng shifting nyo. Ayan. Tatanggalin nyo lang yan. Then, pag natanggal nyo yan, tanggalin nyo lang to. So, yung spring yan, tatandaan nyo. Lagi yung tatandaan, guys, kung saan nakakabit yung bawat kinalas nyo. So, kung di nyo na alam kung saan nyo kinabit, panoorin nyo lang to. Ngayon, kung tinatamad kayong panoorin to, ipa-junkshop nyo na yan. Wala na kayong mapapala dyan. Yan. Tapos, tatanggalin natin to, no? Yan. Pag natanggal nyo na, syempre, check ko muna kung saan nakakabit yun. Kung ano ba yung setting nun. Hindi pwedeng, hindi ka pwedeng matawag ng mekaniko kung di mo alam kung bakit, para saan siya ginawa, kung para saan ba yung bawat ano niya, salpakan. Yan. Tapos tatanggalin mo na. So, natanggal mo na, ano? Yan, eh, hindi mo na ngayon alam ikikabit. Eh, pukpukin mo na ng martilyo yan para matahimik niyang kaluluwa mo. Yan, nakitang ba yan? Spring din yan. Yan. Kaya dapat, alamin mo lahat bago ka magmarunong. Yan, eh, may mga basher tayo dyan mapagmarunong din. Kala mo sinong napakahuhusay na. Yan. Pero wala na akong pakialam sa kanila. Basta kayo tuturuan ko kayo, guys. Yan. Tatanggalin nyo lang to. Yan. Ito, busing to, guys. Yan. Nakita nyo ba yung busing na yan? Pag di nyo nakita yung busing na yan, eh, hanapin nyo sa itbulaga. Yan. Pag di nyo matanggal yung busing na yan, so, hindi natin matanggal yung busing, no? Kailangan na natin kasing magtanggal ng screw. Yan. Tabi muna natin yung ating pinaka, ano, pinaka pang bigating screw ay tools. Tapos gamitin muna natin si isa namang multi-tool. Yan, baka naman magtampo yung isa kong tools eh. Magtago na. Hindi na magpakita. Ayop ka, tagal mo pinakinabangan. Tapos sasabihin mo nang na parang pinagpapalit mo na ako. Kailangan tanggalin lahat ng sumasagabal. So, hindi natin mabuksan. Masyadong matigas. Gagamit tayo ng power tool. Napakatigas mo namang hayop ka. Ayan, iiwasan nyo yung ganyan. Baka mamaya mabilog. Huwag nyo naman na ipilit. Ayan, kailangan muna natin pag-isipan kung ano ba yung dapat natin gamitin tools dito. Para hindi siya ma-ano. Kung yung mga impact drive na mo. Okay, guys. Kapag gano, ganyan na matigas yung screw. Ganito lang gagawin nyo, no? Ayan. Kuha kayo ng power tools nyo na pwedeng pampukpok. Kahit hindi ganito, kahit screw lang na bakal din yung dulo. Para pampukpukan nyo. Tapos pukpukin lang natin. Yayanigin nyo.
Kung may double D40 kayo, gaya nito. Spray niyo na. Hindi naman masamang lagyan ng double D40 yan dahil pwede sa plastic to, hindi kagaya ng gasolina. Ayan. Tapos kapag nalagyan niyo na ng double D40, kasi hindi niyo matatanggal to, nakakalsen diyan. Ayan. Tinignan ko siya, nakakalso. Tatanggalin na natin ngayon to. Ayan, impact drive tayo. Kahit wala naman kayong impact drive, basta pinukpok niya, mayayanig yung mga ano niyan. Mga tinga-tinga niya na umido. Tapos tatanggalin niyo lang. Ayan. Matalim kasi itong screw ko na to, kaya maganda siyang gamitin. Hindi siya kagaya nung isa natin. Walang power yan. Ito may power. Ayan. Parang si Ernie Barong lang yan. Pag walang knowledge, walang power. Tapos kapag nakalas niya na to, guys. Ayan. Okay na, no? Ayan. Sobrang lambot niya na. Ibig sabihin, kalas na siya. Gagawin natin. Tanggalin natin screw. Pag natanggal niyo na yung screw, ayan, pag ihiwalay niyo na yan, tanggalin niyo na rin tong buwisit na ano na to, na adjuster. Ayan. Hindi naman siya buwisit talaga. Kasi malaki tulong sa inyo yan. Diyan na kayo mag-a-adjust pag mag-tune up kayo. Ayan. Tapos, okay guys, pag ganyan katigas talaga siya, spray niyo mo lang muna ng WD-40. Ayan. Paubos na yung WD-40 natin. Tapos gamit kayo ng pliers, ikot-ikotin niyo to. Counterclockwise. Ayan, nakita nyo ba, umiikot. Ayan. Para matanggal tong pinaka parang spacer nya. Spacer nga talaga. Ayan. Ayan, nakita nyo, nahuhugot na sya. Ayan, pag nahuhugot nyo na sya, kalagin nyo lang tong buwisit na high gear, ano, lever. Ayan. Tapos tanggalin nyo na tong buwisit na plastic na to. Mahirap sa mundo, para umangat ang kultura. Ayan. Tingnan natin kung makakalas na natin ng maayos. Ayan. Ayan. So kapag nakalas na sa maayos, ayan, pwede nyo na tanggalin itong buwisit na to. Iwalay nyo na. Tigas. Tigas pa rin siya, guys. Sungkitin nyo lang. Ayan, nakita nyo mo. Parang may butas yan dyan. Sungkitin nyo lang yan. Huwag nyo basagin. Ayan. Tanggal na, ano. Kasi ito, spray nyo rin WD-40 itong ano. Yung pinaka, ano nya. Ayan. Tapos okay na yan. So, tabi na natin siya. So, okay na siya. Dito naman tayo sa mga buwisit na to. Ano nga ba dapat nga natin gawin dito? Yan, kahit di nyo nakalasin to, tutusin. Para wala na kayong problema sa buhay. Yan. Gagawin na natin, gagaasin na natin to. Para wala na tanggal-tanggal dito. Pero kung gusto nyo pa rin tanggalin, tanggalin nyo. Yan, pag di nyo na may kabit, bahala sa buhay nyo. Bali, gagawin natin ngayon, kukuha tayo ng lalagyanan. Tapos dilinisin natin lahat gamit ang gaas. Ayan guys, gas lang ang panggagamit natin sa kanya. Hindi pwede tayo gumamit ng kung ano nung kabulistugan dyan. Dahil lulutong yung mga plastic nyan. Bali, kukuha tayo ngayon ng gas sa kalalagyanan. Okay guys, kapag ganyan na, dito muna tayo sa operating room. Kirahan muna natin siya. Ayan, inisan muna natin yung mga laman loob. Buhusan nyo lang ng gas. Kailangan yung gas nyo merong butas na maliit para iniwisik nyo lang. Ayan. Lahat ng mga gamit-gamit niya, buhusan niya ng gaas para malinis, smooth na smooth ang galawan niya. Yan. Tapos gagawin natin, lilinisin na natin syempre. Yan. Linis lang ng linis yan, guys. Dumi, no? Kaya hindi niya na siya mai-shifting kasi nga sobrang dumi niya na. Nakita nyo ba yung ano? Ayun o. Yung gas kasi nakakatanggal din to ng kalawang, guys. Kaya maya makikita nyo puputi yan. Di man siya ganun kaputi, importante malinis nyo siya. Yan. Brush lang ng brush. 3 times a day. Para walang tinga-tinga. Yan. Kapag na-brush nyo na siya ng maigi, gamit tayo ng gas. Yan.
Tapos, syempre, alam niyo na kung paano yung gagawin nyo. Yan. Pagkatapos, itabi nyo na to sa parte na hindi nyo na maano. Kasi malinis na siya, no? Yan. Tatabi na natin siya. Tapos, fast forward na natin to para mabilis. Malinis na siya, no? Kita nyo? Bali, lalagyan natin to ng part 2 para mas smooth yung pagpapaliwanag ko sa inyo. Kasi pag gantong humahaba masyadong video, hindi pinapanood ng iba. Tapos, ang nangyayari, masyado ko minamadali. Hindi nyo maintindihan kung bakit para saan ba gumagana lahat yan. So, kaya ko ipapaliwanag sa inyo lahat yan kung paano yung setting yan para mas maintindihan nyo. Kasi yung tunay na mekaniko, dapat kabisado kung paano yung setting nito. So yun lang guys, kung bago ko lang sa YouTube channel ko, huwag makalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang guys, maraming salamat. Abangan nyo na yung part 2 na ito. I-upload ko rin agad.